kalikasan, modelo ng kapayapaan. Sa kasalukuyang mundo, ang ugat ng marami sa mga problema ay matatagpuan natin sa ating paglayo mula sa mapayapang modelo ng kalikasan, ang pinakamainam na modelo upang sundin natin. Ang mga problema na kinakaharap natin ngayon ay dulot ng hindi natin pagsunod sa kalikasan. Ang mga bituin at mga planet ay nasa tuloy-tuloy na paggalaw sa kanilang mga orbit o iniikutan at hindi sila nagbabanggaan sa isa't isa. Ito ay nagpapakita sa tao kung paano siya hahayo tungo sa kanyang destinasyon sa buhay nang hindi siya nakakagambala sa iba. Ang araw din ay isang mahusay na modelo. Ito ay nagpapakita kung paano tayong magbibigay ng buhay sa iba nang walang kinikilingan. Ang puno ay isa ring huwaran para sa tao, na ito ay nagbibigay ng malusog at nakakatulong na oxygen kapalit ng nakakasamang gas at ito ay ang carbon dioxide. Pagmasdan mo kung paanong ang mga bulaklak ay nagpapakalat ng bango sa paligid nila kahit pa sila ay hinahangaan o hindi. Ang isang dumadaloy na batis ay isang modelo rin dahil ito ay nagpapatubig sa mga sakahan ng walang inaasam na kapalit. Kung walang pagtatanim ng mga katangiang ito ng hindi paghihintay ng kapalit sa mga tao, walang makabuluhang buhay sa mundo ang posible. Ang magandang mundong ito ng kalikasan na nilikha ng Diyos ay nasa bingit ng pagsira rito ng tao. Ang malawakang karahasan, pagkabulabog ng kalikasan at ang global warming kapag pinagsama-sama ay nagiging panganib na mas matindi pa sa ikatlong digmaang pandaigdig. Tunay na ito ay tulad ng ikatlong digmaang pandaigdig na nagaganap sa atin. Ito ang pinakamalaking panganib na hinaharap natin ngayon. Tayo ay marapat na kumilos na nagkakaisa at taus-puso upang iligtas ang kalikasan para sa kapakanan ng buong sangkatauhan. Ito ay maaari lamang makamit sa pamamagitan ng pagsunod sa mapayapang pamamaraan. Ang kapayapaan ay mahalaga para sa isang mainam na paraan ng pamumuhay, ang kapayapaan sa pag-iisip, sa pamilya at sa kalikasan. Isa sa mga katotohanan sa buhay ay ang pagbabanggaan ng mga pananaw ng tao laban sa kapwa-tao. At ito ay nagaganap sa lahat ng antas. Iniisip ng ilan na ang pag-aalis ng anumang pagkakaiba ang susi sa pagkakamit ng pagkakaisa. Ngunit ang pananaw na ito ay imposibleng makamit dahil hindi ito maaaring maganap. Maaring hindi mo nagugustuhan ang mga tinik na nasa mga rosas, ngunit imposible na tanggalin mo lahat ng tinik at wasakin sila ng tuluyan. Dahil kapag binunot mo ang isang tinik, ay tutubo ang isa pa kapalit nito. Kahit pa magpatakbo ka ng bulldozer sa ibabaw ng mga halaman ng rosas, ang mga panibagong halaman ay tutubo pa rin kapalit nila na magkakaroon ng mga rosas na mayroong tinik. Katulad nito, ang isang mapayapang pamayanan ay malilikha lamang sa pamamagitan ng paglikha at pagsuporta sa espiritu ng pagpapahintulot at pagpapaumanhin sa anumang uri ng pagkakaiba. Gayunpaman, ang isang mapayapang buhay ay makakamit lamang kapag ang mga tao ay natuto sa kung ano ang kanilang mga limitasyon. Maaari mong kunin mula sa mundo ang kung anumang magpupuno sa iyong pangangailangan at hindi sa iyong kasakiman. Maaari kang makipagnegosyo sa iba, ngunit hindi mo sila pwedeng abusuhin. Maaari mong itaguyod ang iyong sariling katangian, ngunit hindi sa pagsasakripisyo ng pamilya o lipunan. Malaya ka na gumamit ng mapayapang pamamaraan, ngunit hindi ka pinahihintulutan na gumamit ng karahasan. Paano tayo magkakamit ng kapayapaan? Ang pamantayan ay simple lamang. Kunin mo ang bahagi mo nang hindi mo ito inaagaw sa iba. Punuin mo ang iyong pangangailangan nang hindi ka nagkakait sa iba. Sa madaling salita, solusyonan mo ang iyong problema nang hindi lumilikha ng problema para sa iyong kapwa nila lang. Ang mapayapang pamumuhay kasamang iba ay ang tanging paraan ng pag-iral sa mundo.